Ayon po sa aking pakikipag-usap sa mga may edad, ito hindi ko po intended na sila po ay bigyan ng isang interview. Hindi ko po intended na sila ay tanungin o questionin. Pero meron pong dalawang matanda, both lalaki at babae, na nakausap ko po at akin pong hinimay-himay, ano? Akin pong tinandaan yung mga kanilang tinuran o winika during the time na kausap ko sila. Yung isa po yung lalaki, pumanaw na po noong 2021. At yung old lady naman na sinasabi ko, 84 or going on 85. Okay. So, ito po yung kanilang mga tinuran sa pagtanda. Unang-una, hindi raw maganda ang pagtanda. Kasi yung matandang lalaki na pumanaw na, nagkaroon kami ng picture-picture, parang ganon. Pipicturean ko po kayo, lo, ganon-ganon. Then pinakita ko sa kanya, ito po. Tingnan ko nga, ang nasabi ng matandang lalaki sa akin, wala na talaga. What do you mean pong wala na? Wala na, hindi ganyan ang itsura ko noon. See? Una, ang first point natin dito, kung bakit disaster talaga ang pagtanda, yung appearance. Maski may itsura ka pa nung bata ka, ito, real talk, may itsura ka nung bata ka, maganda ka, gwapo ka, pagtanda mo, hindi ko sasabihin papangit ka, pero milya-milya magbabago ang anyo mo. Hindi na kanais-nais, hindi na kaaya-aya. Okay? At sometimes yung iba, nabubungi, nabubungal. Ayan ang sabi sa akin nung isang lola. Yung sinasabi ko pong mag-85 na, nabungal siya, nagpapustiso. Kaya hirap daw siya ngayon na maya-maya, kailangan yung pustiso inaalagaan. Sapagkat dati raw nung kabataan naman niya, sabi niya, hindi niya kailangan mag-alaga ng pustiso kasi natural yung ngipin niya. Okay, so number one, pagbabago ng anyo o ng appearance. Kaya hindi nga po kalugod-lugod at kaaya-aya ang pagtanda. Pangalawa, panghihina ng katawan. New normal. Pag sinabi mong new normal, anong ibig sabihin nito? Yun na ang bagong normal mo. Parang tayo nung matapos si COVID-19, nagkaroon tayo ng new normal. Ngayon, lumalabas pa rin ako nakamask. Hindi po ako nagtatanggal niyan. Diba? So, yun ang new normal talaga natin. Ngayon, sabi nila, pag ikaw ay lumampas na ng edad na 60 pataas, you have your new normal. Hindi na katulad ng dati. Dati gusto mong pumunta rito, pumunta sa ganyan, yeah, pwede. Pero kapag ka dumating na yung new normal sa buhay mo, medyo iba ka na. Magagaliting ka na. Sapagkat yung ugali mo, may sasabihin po ako mga importante, yung ugali mo, sumusunod doon sa nararamdaman mo. Ang tawag dito, ikaw ay subjective. Okay, so new normal na, subjective ka. Ngayon, tayong mga Kristiyano, siyempre may patutuo tayo na iniingatan. Ngayon, may mga Kristiyanong matanda na madaling magalit, madaling maasar. Huwag po kayong magigilty. Itong sasabihin ko sa inyo, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong magigilty kayong mga born again Christian na madaling uminit ang ulo, na madaling mairita, no? Normal po yan. Sapagkat meron na kayong new normal, kaya since nagbago na ang mga katawan ninyo, talagang sumusunod din po siyempre yung pagiging subjective ninyo. So huwag kayong magigilty. Jesus loves all of you. Okay, so nandiyan po yung anyo natin. Tapos yung panghihina. Pangatlo, increase of blood pressure. Okay. Bakit ba ito ay binigyan natin ng diin? Yung dalawang matanda na ito, ito po ang kanilang reklamo. Mostly, ang dugo daw nila, minsan mataas, minsan ang baba. So, hindi na siya normal, hindi na siya yung tulad ng dati, na stabilize lang. Pag nagalit, shoot out talaga, mataas. Mm-mm. Makikita mo kasi medyo mistisa si Lola, no, isa. Namumula dito niya, pag nagagalit siya. Mm-mm. At yung matanda naman na pumanaw, na sinasabi kong lolo, sabi niya, alam mo anak, kanya sa akin, nung ako'y bata pa, hindi ako magagalitin. I am the coolest guy. Lo, ilan taong kayo ng coolest guy kayo? 13 anyos ako noon, mga 14, 15, ganyan.
O syempre, lolo, kako, tumatanda po kayo. Huwag kayong magigilty, sabi ko. Kasi nakakwentuhan ko po itong matatandang ito. Sineshare ko lang po sa inyo. Para kung meron tayong listeners dito na viewers na may mga edad na, makarelate po kayo. Ngayon, ayan lang po ang tatlong punto na gusto kong sabihin sa inyo kung bakit nasabi kong hindi po kaaya-aya ang pagtanda. Alam niyo ba kung bakit? Sabagat hindi intended ni Jesus Christ na tumanda ang tao nung lalangin niya tayo. Tumanda lang po tayo dahil nagkasala ang ating unang mga magulang dun sa Garden of Eden. Kaya ang nangyari, pumasok ang kasalanan and ultimately yung kamatayan. Tanungin ko po kayo, nung si Adan at Eva ba nagkasala na matay sila agad? Siyempre hindi po. Ang nangyari, tumanda sila ng 900 something years, pero namatay pa rin. Ibig sabihin, kasama dun yung pagtanda. Mangungulubot ka, yung dati mong makinis na mukha, mangungulubot na. Amen? Pero ito naman sabi ng Bible, even to your old age, I am your God, sabi ni Jesus. If you are in Christ, tapos matanda ka na, I believe you will grow old gracefully, beautifully graceful. Diba? Itong matandang lolo na namatay, namatay po sa kanyang pagkakaupo. Very peaceful. Umagang-umaga siya pumanaw. 2021. Wala po siyang struggle, hindi siya nahirapan. Because I believe Jesus took him at inuwi niya sa kanyang kaharian. Ano po? So, lahat po tayo dadanas ng pagkakaroon ng edad. Kasi pag hindi ka nag-progress sa edad, it means you're dead already. Okay? At paano mo malalaman nga pala ito? Dagdag ko na lang po ito. Wala po ito dun sa talagang gusto kong sabihin. Paano mo malalaman na nagkakaedad ka na? Yung interest mo nag-iiba na. Dati, mahilig ka sa ganun, mahilig ka sa ganito-ganyan. Ngayon, may bago ka ng interest. Ano ba yung mga interest ng matatanda? Ang interest ng matatanda ngayon, makapag-ipon ng pera para may pambayad sa mga dapat nilang bayaran.